itchy throat. Ah, pero yun lang yung naramdaman niya. Tapos na, may dry cough pala siya ng sandali. Nagkaroon siya ng dry cough na sandali. Pero sandali lang siyang nawala. Buti na lang, dahil doon, araw-araw siyang nag-antigen test habang nasa hotel quarantine siya. Silang tatlo magkakapatid, magkakasama sila nag-hotel quarantine. Araw-araw sila nag-antigen test. Parang first 2 days yata. Hindi ko na masyadong sure. Pero first 2 days yata ng quarantine nila. Lahat sila negative. Pero parang on the third day ng antigen, parang nag-positive yung si Trisha. So, mabuti kasi nag-antigen sila. Pero wala na siyang nararamdaman at that time. Nung nag-positive siya, parang yung sa hotel room kasi nila, parang may connecting. Good for 3 siya, pero may connecting door. So, nag-isolate ka agad siya dun sa isang room. Tapos si Jillian sa kasi ay magkasama din dito sa isang room. So, mabuti nakapag-isolate ka agad siya. Kasi on the fifth day, yung fifth day nila during quarantine was December 24. Kasi dumating sila December 20. December 24 silang gabi yata ulit afternoon. Parang basta hapon o gabi na. Saka sila in RT-PCR. Dumating yung results December 25 na umaga. So, nung dumating yung results, yung pinakaunang dumating kay Aika saka kay Jillian, na-receive nila by email, sinabi nila sa akin na sila negative. Ang tagal nung kay Trisha. Tapos, nalaman ni Trisha mas late na. Tapos, nung nalaman niya, parang mid-morning niya na yata, o hindi ko na maalala kasi sobrang haze na lahat. Nasa bahay ako. Mag-isa pa naman ako sa bahay kasi yung mga kasambahay namin, nagbukasyon sa Bicol. Sinabi niya na positive siya. So, syempre, nung positive siya, yung first instinct ko kaagad, ano yung magiging arrangements? Negative yung dalawa, positive yung isa.